Nagbabala ang LTFRB laban sa isa umanong Peking TNVS driver. Nag-iikot daw ito sa mga mall sa Metro Manila at nananagan ng singil sa mga pasahero. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ako pa'y matapang. Sir, bakit mo sa? Sir, kumakalat ngayon sa social media ang mga post tungkol sa isang itim na SUV na gumagala sa mga marataong lugar para mag-alok ng sakay na parang TNVS. Kwento ng netizen ay tatago natin sa pangalang Wesley. Nakainkwentro niya ang naturang driver ng itim na SUV sa labas ng isang mall sa Quezon City. Dahil pahirapan ang paghanap nila ng kanyang mga kasama ng taxi, nagpa siya silang mag-book ng Grab. At habang naghihintay, naka-on yung screen ng phone ko, bigla siyang lumapit. Siguro, tinake advantage yung ano, nakita niya sa phone ko na ano, nagbubok kami ng Grab. So, lumapit siya, sabi niya, sir, nagbubok kayong Grab, tinanong po niya ganun. Sabi ko, nung una, akala ko passenger po siya. Akala namin passenger po siya, yun pala. Ang sabi niya sa akin, tinake advantage niya, sabi niya, ah, sir, no, ako yung nabook yung Grab. Tapos alam po niya yung drop-off point namin. Feeling close siya, sir, feeling close. Tapos, bigla niyang kinansib yung booking ko, sabi ko. Sir, bakit mo kinansib yung ano, yung booking ko, sabi ko. Sabi niya, sir, para ano, wala na daw paltas si Grab, para daw direct na daw lahat sa kanyang kita. Nagduda na raw ang grupo ni na Wesley, pero nagpa siya silang kagatin ng alok ng lalaki. Pero hindi pa nakakalayo sa mall, biglang humirit ang driver ng mas mataas na singil kumpara sa nakalagay lamang sa app. Siningil po niya ako, sabi niya. Eh, pwede na bang mahingi na yung ano, yung 300 niya po, sabi, 300. Sabi ko, sir, sabi ko, bakit po 300? Sabi ko, grand rate lang po. Dito na rin sila pinababa ng SUV driver. Then next time, boss, huwag mo nang ulitin. Salamat, boss, ha. Huwag mo nang ulitin yan. Nakakapaala kayo ng oras, eh. Nang mapansin ng driver na binividyoan siya ni na Wesley, biglang binuksan ito ang likurang pinto ng sasakyan para hindi makuha na ng plaka. Dali-dali namang sumakay ang lalaki at humarurot palayo habang nakabukas ang likurang pinto ng SUV. Masisirain siya, automatic yun. Habang naghihintay ng masasakyan, ilang minuto lamang ang lumipas, muling nakita ni na Wesley na umaaligid na naman ng Peking TNVS. Hoy! Yan yung pre. Halos ganyan din ang naranasan ng recruitment manager na si Art nitong nakarang Nobyembre. Ang lalaki raw na tinangkang mambiktima sa kanya at driver na nasa viral video, iisa. Iba yung sasakyan na nakaregister dyan sa app. Pero ako yan, sabi niya, ako yung ano, patingin sir. Sabi niya ganun, patingin daw ng cellphone ko. So, hawak ko yung cellphone ko, pinapakita ko sa kanya na ito po yung booking ko. And then sabi niya ganun sa akin, sir, ako yan, taga Caloocan ka, di ba? Then sinabi niya yung subdivision where I'm living. So, syempre nakita niya dun sa cellphone ko na kung saan ako nakatira. Tukoy na ng Land Transportation Office ang driver at may-ari ng naturang Peking TNVS. Pinadala na sila ng show cause order. Nakatimbre na rin ang sasakyan sa mga alagad ng batas. Kung hindi sisipot at mapatunayang pumapasada ng walang prangkisa, pwedeng makasuhan ng driver dahil sa pagiging kolorum. Kinumpirma naman ng Grab Philippines na hindi nakarehistro sa kanilang nasabing sasakyan. Pinaalala na rin nila sa mga pasahero na laging tiyaking tugma ang plaka, modelo at driver na sasakyan sa detaling nakalagay sa kanilang app. Agad din daw ipagbigay alam sa kanilang help center ang anumang kahinahinalang pangyayari habang gumagamit sila ng app para agad na makatulong ang kanilang team. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5!